awit at papuri, alay namin sa'yo. Ringgin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, ang pagliligtas ni Jesus ay parang ulang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatangi. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, tayo sa luma ay kapayapaan. Pinupuri ka, inilinagdaman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, salinan namin ang makapangyarihan. Panginoon Jesu Kristo, ikaw na anak ng Diyos, korero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang gabi mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulunok sa panan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang.
Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento, Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon. Kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay paghariyan. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kabigatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy nauubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga mangaani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpakasasa dito sa lupa
Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Salita mo'y totoo, kami ay pambanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi, kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Kamusta po? Ayos pa? Buhay pa? Okay. Sige. Gusto ko lang po sana no, sa pagninilay na ito, medyo mas yung usapan ba na real talk, no? Derechahan tayo. Kasi naniniwala tayo, no? Hindi ko alam, pero naniniwala po ako. Lahat ng problema,
may solusyon. Kung walang solusyon, huwag nang problemahin. Binibigyan ba talaga tayo ng problema ng Diyos? O gumagawa lang tayo talaga ng ikakaproblema natin? Isa sa pinagdaraanan natin ngayon, sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo, sasabihin mo ba sa harap ng Diyos o ng Poong Nazareno na ano ba naman to, Lord? Binigyan mo naman ako ng problema. O baka naman pwedeng ngayon ay, Lord, tulungan mo ko kasi pinasok ko ang problemang ito at nahihirapan akong lumabas. Yung pag-ako, ako, tayo, ako mismo yung dahilan kung bakit tayo namomoblema ngayon. So, nasaan po ba? Kasi marami sa atin, may daladalang problema na gustong idulog sa Diyos. At handa naman talagang tumulong ang Diyos sa mga maling nagiging desisyon natin sa buhay. Alam ng Diyos yung kahinaan natin, yung limitasyon natin, kaya naiintindihan niya tayo. At umaasa siya na tayo po ay lalapit sa Kanya, hindi para sisihin ang Poong Nazareno, kundi para humingi ng tulong. Malinaw po ba? Okay. Kasi lahat ng problema, may solusyon yan. Kaya nga kung maririnig o narinig po ninyo, gusto kong bigyan ng diin ito pong sinasabi ni Kristo na kung ano man, kasi malaki po ang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Kung tayo ang nagiging dahilan ng pagkakasala o para ang isang tao gumawa o pumasok sa pagkakasala, tayo po ang mananagot sa Diyos. Malinaw naman eh, di ba? Pero baka kasi wala tayong pakialam. Wala kang pakialam kung magnakaw siya, wala kang pakialam kung gumawa siya ng hindi mabuti, may pananagutan tayo dyan. Kailangan natin din makita. No, baka kasi tayo yung nagko-contribute sa ibang tao na magpakasama o mapasama. No, maganda po dito, no? Sabi, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, anong dapat gawin? Putulin. O, isip. Isip na. Ilan sa atin ang magiging isa na lang ang kamay? Ano bang pinoproblema po ninyo? Di ba kagagawan din? Ikaw din ang gumawa niyan. Pero sabi ni Kristo, may solusyon naman dyan. Putulin mo. Sino bang nagpipipindot? Makipag-chat. Namo-problema ka, di ba? May problema kayong mag-asawa. May problema kayong mag-jowa. Saan nagsimula? Sa pagpipipindot. Sa pakikipag-chat. Dahil lagi tayong nakatutok sa social media na dahil bored ka, kung sino-sino ang pinakausap mo, kung sino-sino yung, ano ba, may mga bata kasi, no? Kung sino-sinong, ano ba tamang word? Yung nakikipagharutan ka dyan. Tapos ngayon, pag nahuli ka, pag nabuking ka, nabasa yung mga chat-chat mo, naghahamon na ng hiwalayan. Tapos ngayon, Lord, bakit ganito ang buhay? Hirap na ako. Hirap na hirap ka na ba? Putulin mo yan. O ngayon, hindi niya maputol. Ang dali-dali lang naman,
mag-block, ang dali-dali lang naman magbura ng social media, tapos ang usapan, tapos ang problema. E kaya lang, sayang naman di ba? Lamantyan din to di ba? Sabi niya, kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, anong dapat gawin? Putulin. Bakit ka nabaon sa utang? Ha? Saan ka nagpupunta? Ang dami nang nawawala ng trabaho, saan ka pumupunta? Yan, sa mga pogo, sa mga sugalan, sa mga sabungan. Sarado na nga yung mga arena ng sabungan, may online naman. O sinong gumawa ng problema? Sinong pumasok dyan? Sinong taya ng taya dyan? Lord, wala na akong pera, Lord. Naubos na, Lord. Oh, problema ko ba yun? Sinong gumawa? Sabi niya, kung ang mata mo ang sanhi ng pagkakasala, mas mabuti pang dukutin mo. Mas sabi na, mas maganda pang isa lang yung kamay mo, isa lang yung paa mo, isa lang yung mata mo na papasok ka sa langit kesa buo ka nga. Pero sabi dito, uuudin ka. Diba? Sabi, hindi namamatay yung uod, hindi namamatay yung apoy doon sa impyerno. Yun lang naman din yung solusyon. Parang tayo, ginagawa natin komplikado ang buhay natin. Pero sa Diyos, minsan yung solusyon simple lang eh. Diba? Ba't mo kukomplikaduhin? Bakit di mo putulin yung nagiging sanhi ng problema? Kaya may babala po, no? Si Santiago sa kanyang sulat sa ikalawang pagbasa. Sabi niya, kayong mga mayayaman, kung dahil kaya kayo yung mayaman, dahil nagpapahirap kayo, humanda kayo. Yung mga pera ninyo, mga ginto, kakalawangin lang yan. Iiwanan nyo yan. Pag kayo namatay, wala kayong dadalhin. Sa langit, wala kang dadalhin. Sa impyerno, lalong wala kang dadalhin na kayamanan. Kaya nananawagan tayo, Diyos ko naman, no? Kung sino man ang mga nagnakaw, ang nagtatago, nako, sa impyerno, doon, uuudin. Dito po yan, ha? Hindi ko sinasabi yon. Pero dito mismo, si Kristo nagsabi niyan. Pero diba, sana po nandun tayo yung manindigan at yung paninindigan natin na di bali ng mahirap. Diba? Di bali ng mahirap. Wag lang kurap. Di bali ng mahirap. Iba po yung mahirap sa naghihirap. Iba po yun, ha? Pero yung paninindigan, di bali ng ganito ang buhay ko. Di bali ng mahirap kami, at least may dignidad ako. Di bali ng mahirap kami, at least kung mamatay man ako, malinis ang konsensya, doon ako sa langit. Kesa yung, di ba, mayaman ka nga, nagpayaman ka, pero ilang tao ang namatay, ilang tao ang pinahirapan mo para lamang umasenso. Mauuwi din sa wala. Pero kung sakasakali din, anong nagbibigay sa iyo ng problema? Yung sobra mong pagkagahaman sa pera? Ang solusyon? Putulin mo. Ba't di tayo mamuhay ng simple? Anong problema nyo? Anong problema natin? May solusyon naman pala eh. Ikaw na lang ang ihintayin na magdesisyon.
Kung ayaw mo, pahirapan mo ang sarili mo. Pero kung gusto mo, sundin mo si Jesus. Sundin natin ang payo ng Poong Jesus sa Sareno. Minsan, naisip ko po, no? Nahihirapan man tayong huminga dahil sa mga face mask na ito. Pero baka pansamantala, kailangan natin takpan ito. Kasi pag tinanggal naman ito, sa tuwing tinatanggal ito, hindi rin naman maganda yung lumalabas sa bibig natin. Hindi na nga mabango, hindi pa maganda yung lumalabas sa bibig natin. So, baka pansamantala, no? Kasi baka yung bibig naman natin nagiging sani ng pagkakasala natin. Takpan na muna natin yan. Pansamantala, hanggang ma-realize natin kung ano ang mas tamang gawin. Umasa po tayo, hindi tayo lulubayan ng Diyos hanggat hindi tayo natututo. At sana matuto tayo sa lalo't madaling panahon para makaakyat tayo sa langit nang kumpleto pa ang bahagi ng ating katawan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinapakasagat ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingisda, sampu ng kanilang mga pamilya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming tinamaan ng COVID-19, makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat sa naparito mong anak na siyang at sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na lagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na lagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na lagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
sa puso ko'y ituro mo. Pusong dalisay, likhain mo sa akin. Sangdiwang matatag sa puso ko'y ihain. Sa piling mo, sa tuwi na ako'y ilapit. Diwa mong banal, huwag mong ipagkait. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Sa akin tapat na kalooban, landas mo ay aking ihahayag. May sala sa'yo ay mapapanatag. Puso ko'y ituro mo, tunong ng puso mo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati